Hola! Puro na ang inanunsyo kanina, no? Ang collab ng TV5 at Signal TV. At syempre, ako ang host kanina. Nagulat din ako dahil ang mga bossing ng TV5 hindi tinipid ang kanilang mga sagot sa katanungan, sa napakaraming katanungan ng press. Na syempre, no? Talaga namang umaalingaw-ngaw na sa internet. At alam natin na kayo din mga fans na mga paborito nyong artista, nagwa-wonder ba? Sino nga ba ang kasali sa lineup ng Kapatid Network sa revamp nito sa August 15? So anyway, successful ang video conference na naganap nga sa TV5 Studios kasamang ilang mga piling miyembro ng press at bossing ng TV5 kung saan inulan nga sila ng tanong yung mga bossing kanina. Nandoon si TV5 President Robert Galang, TV5 and Signal President rather, at TV5 Head of Creatives naman ni Sir Percy Intalan na kung matatandaan ninyo, siya rin pong unang naging bossing ng entertainment ng TV5 Novaliches Days kung saan nakilala ang face-to-face, talentadong Pinoy at maraming pang successful shows noon ng Kapatid Network. Hot topic nga sa TV5, ang TV5 sa showbiz industry at no holds barred nga ang mga impormasyon na nakuha natin kanina dahil exciting ang lineup natin. Una, sa mga katanungan kanina, tuloy nga ba o hindi ang show ni Chris Aquino sa TV5? Well, ang sagot dyan nila Sir Percy, ang issue po ay wala sa side ng TV5 kundi nasa production side ni Miss Chris Aquino, pero block timer kasi sila, no? Kaya yun, sila ang nagre-resolve kung ano man yung kanilang mga issue, pero nananatili ang TV5 na bukas ng time slot para kay Chris at sa napag-usapan nila. Wala pong political issue, nilinaw nila Sir Robert Galang, no? Sa kung bakit hindi muna ere ang show ni Chris Aquino na Love Life with Chris sa TV5, pero excited na nga raw sana sila na mapanood siya. At malay nyo, baka nga raw mamaya postponed lang ang show at kalaunan mapanood na rin ang Queen of Talk sa TV5. So, antay-antay lang po ang mga fans. Ikalawa naman, totoo nga ba na dapat ililipat ang show ni Coco Martin na Ang Probinsyano sa TV5? Mariin na tinanggihan ni Sir Percy sa tanong ng press dahil hindi na raw uso ang sulutan ngayon pagdating sa mga entertainment show. At syempre, respeto lang sa isa't isa dahil maliit ang showbiz industry, umiere po ito sa ibang channel. So, mananatili yan that way. Ikatlo naman, hindi na nga ba natuloy sa TV5 si Vice Gandada sa 3 million pesos na monthly talent fee asking price niya. Sabi naman ni Sir Percy, walang nakarating na usapan regarding Vice dahil alam na raw naman natin na napakalaki ng plano ng Viva para sa sa website and channel mismo ni Vice Ganda. So yun yun. And eto, unique at interesting ang position ngayon ng TV5 na mala US ang setup ng pag-acquire ng shows dahil ang kausap mismo ng TV5 Network ay yung mga production houses at hindi yung mga celebrity. Meaning, mga kapatid, story at treatment based ang sentro ng tinitingnan ng TV5 sa pagpili ng mga shows at hindi personality based. Sa mga show naman na dapat abangan, bukod sa umiere na Idol in Action na dapat yung panoorin Mondays to Fridays, 11 a.m., ay makakasama natin sa umaga ang Chika Besh, ang morning show kasama na Pokwang, Pauline Luna at Ria Ataide, ang Fill in the Banks with Pokwang ulit and Jose Manalo, bawal na game show kasama si Paolo Ballesteros at Wally Bayola, ang nagbabalik OG kapatid host si Ryan Agoncillo at ang nagbabalik na OG talent show ang Bangon Talentadong Pinoy. Meron din po tayong Fit for Life kasama si Jessie Mindiola at usapang Real Life o URL ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. And of course, mga kapatid, unang bugso pa lang yan ng mga exciting shows ng TV5 dahil sabi ng mga bossing natin sa TV5, nagfo-focus muna sila sa quarter 4 shows o itong mga unang slew of lineup ng mga kapatid show. Pero marami pa talagang in the works, marami pang mga pitch na pinag-aaralan at mga kontratang inaayos para sa mga paborito niyong stars na mapanood sa TV5. Pero ito, isa sa most requested at most tagged sa mga showbiz reporters, pati na rin sa akin, kung si Maine Mendoza ba magkakashow sa TV5. Sinagot po yan ng isa sa mga bossing ng Signal na si Miss Tiana Ulaso, si Maine po ay magkakashow muna sa Signal TV. But we are hoping that in the long run, maitawid sa TV5 yung kanyang show. Yan. Pero sa ngayon, focus nga muna ang management sa lineup na ito na dapat ninyong abangan sa August 15. Back!
Kung nagustuhan niyo itong ano na to, update na to mula sa akin, follow me at MJMarfori sa Instagram, sa aking Facebook, nag-update po tayo dyan. At syempre, thank you again dito sa YouTube. Anyway, thank you for listening. Ta-ta! Paus na ako!